Ilan na nga ba kakilala mo ang mga nawala sa listahan ng mga kaibigan mo? Ilan na bang mga kaklose mo dati na hindi mo na rin nakikita ngayon? Dahil na rin sa desisyon mong ayaw mo na rin makita sila dahil nga sa hindi mo makontrol na mga pangyayari o kaya mga bagay na mga nag-reveal talaga ng pakay nila sa iyo. Yung iba sinasadya, yung iba naman biktima lang ng mga pangyayari. Pero ikaw na lang ang umiwas para wala ng gulo. May mga pag-uugali silang revelation sa'yo at oo, nasasaktan ka at hindi mo na ito kinalimutan. May mga bagay sa pagkatao nila na nakapag-desisyon ka na na ayaw mo nang makipag-close sa kanila. Kapag nasaktan ka ng ganyan, ibig sabihin mahalaga sila sa'yo. Ibig sabihin, binigyan mo sila ng panahon, effort at mga experiences na pinagsamahan ninyo na parang nawala lahat bigla dahil sa isang pangyayari na hindi mo inaasahan at masyado ang effects sa'yo. In short, nagalit ka, galit na galit ka. Kaya ang gusto mo, ayaw mo na siyang makita. Oo, may mga taong nag-aayos sa inyo pero ayaw mo na rin. Huwag na lang kasi nga, sayang lang. Sayang ang lahat-lahat. Ewan ko kung maniniwala ka sa akin kung sasabihin kong lahat ng mga nagawa nila sa iyo ay hindi mo gagawin sa iba. Hindi ka magiging ganun. So, sila ang ayaw mong maging. Kapag sila ang ayaw mong maging, ibig sabihin, iwasan mo na rin ang mga ginagawa nila. Pero maniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na kapag nakausap mo sila, ay ayaw rin nilang makasakit ng tao? Ayaw din nilang mawala ka bilang kaibigan nila. Ibig sabihin, minsan sa buhay, wala ka na rin choice kundi gawin ang isang bagay na ayaw mo rin naman. Lahat daw tayo ay dumadaan sa ganyan. Kung may choice lang tayo, hindi natin gagawin ang mga bagay na nagawa natin. Tawag sa kanila mga biktima ng mga pangyayari na sila rin ay hindi makapaniwala na umabot kayo sa ganyan, na umabot kayo ng sakitan, na umabot na kalimutan na ang lahat ng pinagsamahan. Oo, nagsorry, humingi ng patawad, pero sabi mo nga, masyadong masakit para patawarin. Dito kasi, may kasama ng takot na baka ulitin lang ang lahat ng nagawa sa'yo. Baka nakita niya na baka kahit anong paliwanag niya ay hindi ka rin makikinig dahil nga, sa galit na nararamdaman mo. Aminin man natin o hindi, may mga galit tayong ipinapakita sa mga taong close natin na para bang ayaw na nating tumanggap ng mga dahilan na tuloy-tuloy ang galit natin. Parang nanginginig ang bawat salitang lumalabas sa bibig natin. At kapag ganito ang makikita ng magpapaliwanag, eh medyo napapaurong na lang at hayaan na lang ang galit mo ang dahilan ng paglayo niya. Ulitin ko ha, ang galit mo ang nagpalayo sa kanya, hindi ang ginawa niya. Ginawa niya na gusto niya sanang bigyang linaw. Pero, nung oras na yun ay para kang ibang tao na nagbagong anyo dahil nga sa kasalanan niya sa'yo. Kung sa una hindi mo pinakinggan, baka sa pangalawa o sa pangatlo ay pwede na siyang bigyan ng chance. Maaring sabihin mo na sa akin na, Dennis, hindi mo lang alam kung ano ang ginawa niya sa akin. Oo, andun na ako. Hindi ko naman sinasabi na ngayon mo na siya pakinggan. Kung kailangan mo pa ng time, then be it. Give it time. Naniniwala pa rin ako na ang pagpapatawad ay bahagi pa rin ng moving on. Na ang pagre-release na kung anong meron ka sa taong nagkasala sa'yo, na ang pakikinig ay bahagi pa rin ng moving on. Sabi nga sa Luke 6:37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Masyado ka na rin pinahihirapan ng galit na yan. Hayaan ng Diyos na palitan ito ng ngiti sa muka at kaluluwa. Thanks for watching this video. Subscribe na po sa aking channel ha, Dennis Antenor Jr. YouTube channel para kung may bagong video e ma-notify ka. Isa ka sa mga unang makapanood ng video. Thank you for watching again and God bless you.